Magandang araw, balik na naman tayo sa ating talakayan sa E-Class Records. So, bago ang lahat, huwag kalimutan mag-subscribe sa Surfshell TV at i-click ang bell button para sa mga notification updates. So ang ating E-Class Record sa ESP ay napaloob sa Deputy Order 31, Series 2020, Interim Guidelines for Assessment and Grading in Light of the Basic Education Learning Continuity Plan, kung saan ang weight distribution of the summative assessment component per learning area for grade 1 to grade 10, kung saan napaloob ang ESP ay sa written works, meron siyang 40%, performance task, merong 60%. So, dito sa ating e-class record, makita natin sa ating header board, ang usual na mga boxes to be filled up, region, school name, division, district, school ID, school year, grading period, kung saan pwede natin napalitan from first quarter to fourth quarter, grade, so, grade 3 ang example natin, name of teacher, subject, ESP. Magsimula na tayo mag-fill up sa ating electronic class record sa grade 3 ESP. Pipill up natin yung LRN column at saka yung pupil name column bago tayo pumunta dito sa mga grades, mga scores. Pero bago natin ma-fill up ang column namang ito, ay magda-download muna tayo ng SF1 para may fill up natin dito para sa electronic transfer ng mga data at walang manual encoding. Meron akong naihandang SF1, na-download ko na ito, grade 3 na SF1, na-download lang noong October 19. Ika-copy lang natin ito, range din copy, papunta doon sa e-class record SF1 download, pipaste natin dyan. Yan, naka-paste na siya. Ang gagawin natin, itong portion ng LRN at saka box ng name of pupil ay i-unmerge lang natin kasi nagapansin nyo dito sa ibabaw ay naka-occupy siya ng dalawang cells sa isang box ng LRN at apat naman na cells sa box ng name. So gagawin natin, i-unmerge lang natin yan. Range natin pababa. Range lang natin pababa, ganyan. Diretso na dito sa girls para isang anuhan na lang. Unmerge, click. Unmerge tab. So yan, kita niyo, isang column na lang ang na-occupy ng mga LRN. Ganyan din sa name. Yan, naka-merge center yan. I-range natin hanggang sa girls. Then click unmerge. Yan, pansin niyo, isang column na lang ang na-occupy ng mga names. Hanggang dito yan sa baba. Balik tayo dito sa ECR page. Ilalagay natin ang cursor dyan sa number 1 pupil LRN column. Type equal sign. Then balik tayo dun sa SF1. Ilalagay ang cursor ulit dun sa LRN na box. Click enter. So pag na-click mo yung enter, automatically na-copy na niya yung LRN number dito. So ang gagawin lang dyan para ma-copy lahat yung nandoon sa SF1, tingnan natin kung ilang pupil to. So, 11 pupils. So, hanggang sa 11, ilagay natin cursor dyan, then drag to the right konti, palabasin yung plus sign na itim. Drag down hanggang doon sa 11. So, 12 na para makita natin. Ayan. So, 11 man lang yung pupil, yun lang na may LRN. Yung pang 11, total yan ng pupil dito. Ganun din ang gagawin sa pupil name sa mail, type equal sign, go back to SF1 download, place the cursor on top of the pupil name, click enter. Yan, lumabas na yung mga pangalan ng mga bata. Ibalik natin ang cursor ulit dyan, drag to the right konti, palabasin yung plus arrow, plus sign, drag down hanggang dun sa 11 number, and dyan na lahat yung mga pangalan. So, see, nakita natin na
Palagihin lang natin. Nakita natin na i-transfer lahat yung mga pangalan without any manual encoding. So, katulad nito, tirang malaki yung mga font. Kaya, hindi natin mabasa. So, i-click lang i-minimize dito, itong portion nito. Ayaw na. So, lagyan natin dito para maging maliit. Type numbers, figure 6. Lumabas ng isa. Burahin natin 7. Click enter. Ayan. Lumiit na yung mga pangalan. Pumasok na doon sa box niya. Ganun lang. Ulitin lang natin yan dito sa girls. Dito sa girls, click equals. Punta tayo dun sa isip 1. Click equals. Ito. Lagay yung cursor. Click enter. Ayan. Nakopy na niya yung mga pangalan. So, ilang ano yun? Girls, meron siyang 16. So, drag down lang. Place the cursor sa LRN. I-drag to the right konti din. Palabasin yung plus arrow, plus sign. Then, click down to number 16. 17 na. Ayan. So, ang number 17 na row ay total yan lahat dito. Ganun din mangyayari dito sa babae, ay sa people's name ng girls. Click equal sign. Go back to the SF1. Sa girls, click the name, click equals. Yan, nandyan na yung pangalan ng girls. So, palabasin lang yung plus sign, drag down to number 16. Nandyan na lahat yung mga pangalan ng bata. Ngayon, tanong, sir, paano yan? Yung file natin, hanggang 30 lang, hanggang 30 lang yung number of pupils, 30. Yung pupil ko kasi 40. So, kulang yan na 10. Paano gagawin? Madali lang. Pwede dito ka mag-insert. I-click mo yung cursor dyan. So, 40 plus 10. So, bilang ka na 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Then, click insert tab dito sa ribbon tab sa taas. Tapos, insert row. Yan, automatically binigyan ka ng 10. So, tingnan natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. E, paano yan, sir? Dito, blanco. Walang number. Madali lang. Place ang cursor sa number 11. Ganyan. Antayin ulit na lumabas yung maliit na yung itim na plus sign. Drag down hanggang sa number 30 dito na. Number 30. Bitawan. Automatic nag-number siya. Number 40 na yan. Binigyan ka na ng 40 number of pupils. Palakihin natin para makita. Yan, 40. Paano sir dito? Na iwanan bakante yung mga space. Madali rin lang, kaguro. Place the cursor here. Drag to the right. Then up to the blue column. Palabasin ulit dito yung plus sign. Drag down. Kung saan yung space na walang nabakante. Automatic ay kakopy niya dyan. Ganun lang, i-repeat lang ang process na yan sa girls. Dito sa girls, i-repeat lang. Pareho rin ang resulta. Okay, balik na tayo sa itaas. So, kumpleto na ang mga names natin. So, ang next natin gagawin is to fill up the spaces sa kanyang scores. So, dito sa week number, sinadya ito na 10 weeks kada subject or kada quarter. So, first quarter, 10 weeks hanggang fourth quarter. So, i-distribute natin yung row score niya na 100 sa 10 weeks. Ngayon, kung halimbawa hindi 10 weeks yung tinakbo niya ng isang quarter, 8 weeks lang. So, tatanggalin lang itong dalawa dito. Din ang scores niya, plus i-distribute dito. It's either week 4 plus 10 uli. Or, i-distribute na yung 20, i-distribute at 3 points hanggang makatotal na 20. Para kasi kung ating bawasan yung 100 na yan, liliit yung kuha ng bata, kawawa yung bata. So, dapat pasok talaga yung 100 points na score dito. Kasi yun ang pinagbabasihan ng 40% niya. Ganon din dito sa kabila. Kung halimbawa 8 weeks lang, i-distribute din yung ibang points sa remaining weeks para mabuo yung 100 points. Kasi yun din ang kinukunan ng kanyang 60% na weight sa performance task. Ngayon, itong mga color spaces, huwag na itong galawin mula dito sa raw score at saka weighted average
hanggang dito sa initial grade, hanggang sa quarter grade, dahil naka-formula na yan, di na dapat natin ginagalaw, dito lang tayo sa white spaces mag-fill up. So, meron na akong example na nagawa dito, sa first pupil. So, kunyari ito yung mga scores na, yan nang nakuha niyang raw score, at ang 40% nang nakuha niyang raw score is 35.20, at dito naman sa kanyang performance task, yan lang mga score na kuha niya. 40% na nabuo is 46.8. Kung saan nakakuha siya ng initial grade na 82. At ang equivalent niyang transmuted grade sa quarterly grade niya is 88. So, tingnan natin dito kung tama ba itong raw score o yung initial grade niya against doon sa transmuted grade. Ito yung transmutation table. Ma-reference natin ito. So, 88 yung transmuted grade niya. Ito yung 88. So, yung score niya na nakuha ay 82. So, yung 88, ito, yan, 88, 82 man yung score niya. Tama, dahil napaloob yung 82 sa 80.8 hanggang 82.39 na bracket. So, tama yung transmutation table. Balik tayo dito. So, ngayon, maggawa kayo ng example. Halimbawa, itong pupil number 2 dito. Mag-supply tayo ng scores niya. Kunyari, nakakuha siya ng ganito nga mga scores sa 10 weeks. Ganyan. So, yan ang magiging equivalent na sa 40%. Dito naman sa performance task, 60%, mag-supply tayo ng mga scores. Ayan. Nangyari ganyan. O. So, nakakuha siya ng equivalent na 54 sa performance task. Ang kabuuan niyang initial grade, total of the 40 and 60 ay 89.60. Kung saan ang transmitted grade niya ay 93. So, tingnan natin reference sa transmutation table. 93, 89.6. So, ang 89, 93 ito. 89.6. Tama, pasok. Dahil 88.8 yung bracket hanggang 90.39. So, tama yung transportation table niya. Ganun lang ang gagawin paulit-ulit. Kailangan lang natin ma-memorize ang 14 indicators dito sa tutorial para malinis na makumpleto natin ang ECR. Maraming salamat.